Hello, welcome back to my YouTube channel, mga kamaster. I-share ko lang po sa inyo kung paano po magpalit ng filter dryer at saka paano malaman na barado ang filter dryer nito. Ayan po. Mga problema po nito, mga kamaster, 30 minutes gagana siya, compressor at saka pan motor, 30 minutes mamamatay, or di kaya 20 minutes na mamatay ang compressor sabay yung pan motor. Ngayon nilik test ko po siya, wala po siyang leak. Kinargahan ko po siya ng 300 psi, ayan, nitrogen. Wala po siyang leak. Akala ko may leak kasi nagpapatay sindi yung compressor. Pero nung hinawakan ko dito sa mainit sa kabila, tapos pagtawid malamig, kailangan natin palitan ang filter dryer. Ayan o, bali hininang siya, nakahinang. Tapos ang gagawin natin dito, puputulin ko lang dito, dudugtungan, tsaka doon na ako maglagay ng filter dryer sa piping dito sa labas. Ayan. Ang problema na mamatay mga 30 minutes, 20 minutes, compressor at saka pan motor sabay. Magka-cut off. Okay? Magpapalit tayo ng filter. Pag hawak mo dito sa high side, galing sa ano, compressor, mainit. Ayan, mainit siya dito sa high side. Tapos pagdating dito, mainit. Pagtawid niya doon, mainit ang filter dryer, hawakan mo. Dito mainit yung tubo. Pagdating dito sa filter, hindi gaano kainit. Tapos pagtawid sa tubo, wala na. Malamig na. Eh papalitan natin. Eh. Palit tayo ng filter, mga kamaster. Update ko po kayo. Yan po ang problema. Eh. Okay. Yan na po, mga kamaster, tinanggal na po natin yung filter dryer. Ayan po. Nainit na po natin. Hindi ko po nakuha na ng video nung pagtanggal kasi wala pong maghawak sa cellphone. Ayan. Tinanggal ko na tsaka dito. Ayan. Ayun po yung filter, oh. Sitilin po yung gamit ko. Ngayon, dugtungan po natin siya ng ayan o. Idugtong ko po yan. Yan. Tsaka dito tayo gagawa ng dito tayo maglagay ng filter dryer. Okay? Problema po nito, mga kamaster, yun po yung mga 20 minutes or 30 minutes. Nagka-cut off yung compressor at saka pan motor. Sabay. Minsan wala pa nga 20 minutes, 10 minutes lang mamatay, tapos ang tagal gagana ulit. Okay, mga kamaster, napalitan na po natin siya ng piping. Ayan, tinaniman ko na. Ayan, yan yung luma na nilagyan ng filter na hininang. Ayan, dinugtong ko na lang po, mga kamaster. Ngayon dito po ako gumawa ng anong filter lagayan. Yung gawa ko ngayon ay bali naka-nut, flare nut na siya, flare nut. Hindi na po hinang. Para pag sa sunod, mabilis lang backflash na agad. Yung dati po kasi nakahinang lang diyan, oh. Nakatanim. Ito po, mga kamastero. Ginawa ko ngayon. Yan. Isasalpak na lang tong yung filter dryer. Ganyan. Yun. Tsaka yung may makita kayo sa filter dryer, mga kamaster. Ayan o, yung arrow. Dapat yung arrow, papunta po yan sa indoor. Wag po na ipapunta to sa pag ganun, ipunta mo sa outdoor. Baliktad po yan, dapat nakatutok yan dun sa indoor yung arrow.
Ayan o. Ganyan yung sistema. Yun. Papuntang indoor. Ayan. Ganyan po maglagay tayo mga kamaster ng filter dryer. Okay. Update ko lang po kayo mga kamaster. I-flushing ko muna yung piping bago ko ikabit yung filter. Flushing ko muna yung piping ng nitrogen. Okay. Update ko po kayo pag gana na mamamaya mga kamaster kung di na ba talaga mamatay. Ito lang po talagang problema, filter dryer barado. Sige. So mga kamaster, nakabit na po natin ang bagong filter dryer natin. Ayan. Ayan po ang pagkakabit natin. Tsaka na flushing na rin natin ang system. Yun. Yun. Okay lang, okay lang. Tapos babacuumin na natin na mga isang oras. Okay, para papaganain na natin. Okay, babacuumin na natin. Master, binabacuum na natin siya na mga kahit pang isang oras, pwede na natin siya papaganain. Ayan. Ang gamit natin kasi R22 yung refrigerant is low side. Low side tayo, kulay blue. Yun, napunta sa unit. Tapos yung sa gitna, papunta sa vacuum. Okay, update ko po kayo sa pag-unbandar nito. Okay. Mga kamaster, na vacuum na po natin siya ng mga 1 hour. At kakargahan na po natin. Yan. Okay, para papaandar rin natin. Makikita nyo kung ganun pa rin ang sakit o hindi. Kasi yung hatol ko dito, isang ano lang, filter dryer. Okay? R22 refrigerant. So mga master, inuna po natin ang breaker at saka nakarga na po natin ng freon o refrigerant R22. Yun. Inuna po natin yung breaker. Naka-on na po yun mga master. Antayin na lang po natin kung gana. At obserbaran po natin. Eh. Tayo natin, gagana po yan mga kamaster. Ayan na po mga kamaster, gumana na. Ayan, nagpapatay sindi muna siya kasi undercharge. Dadagdagan natin. Okay. Ayan, dagdagan natin ang karga. Ayan, kasi undercharge siya, kaya nagpapatay sindi. Ayun, gumana naman. Ganun lang po mga kamaster. Ayan, gumana. Magtutuloy-tuloy yan mamaya, mga kamaster. Okay? Ayan. Baba pa yung karga, oh. 20 PSI pa lang. Medyo tumagal-tagal na, tuloy-tuloy na yung andar natin sa compressor. Okay, ayun o, ipapakita ko sa inyo kung magtatagal ba to o ano. Tingnan natin ang standing pressure. Ayan, 25 PSI. Dagdagan natin. Ayan, medyo nagtagal-tagal na.
Nagtuloy-tuloy na. Kita nyo naman yung ano, yung ayan na yung contactor nakabaon. Nag-contact siya. Google motor. Tingnan natin yung standing. 33 PSI. Dagdag. Karga po natin ng liquid mga kamaster, yung hindi pa po gumana yung compressor, kargahan natin ng 22, magkarga tayo ng 22 ng liquid, hindi pa gumana ang compressor. Pagka gumana na, gas na lang tayo. Gas. Yun o. 40 PSI na. Una natin ng amperahe. Lagay natin, isit natin sa 40 ampere. Ngayon. Natin ni kalabit. Sixteen. Ayun. Dagdagan natin. Forty PSI. Up. 46 PSI. Amperahe is 17. Fifty PSI na. Gawin natin 65 PSI.
ang pirahe natin is 18. Konti pa. Ampere. Okay. Yun. 65 na po mga kamaster. Diyan po natin sa obserbaran. Titingnan po natin kung mamamatay ba o hindi. Mga 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, andyan kasi siya namamatay. Pero sa tingin ko, mga sa pag-obserba ko mga master, medyo okay na siya kasi iba na yung tunog ng compressor. Iba na yung andar niya. Ayan, ang ganda, maganda na yung init niya ng high side. Nung una kasi parang medyo ano, hilaw yung init ng high side, diyan mo maramdaman. Tapos yung filter dryer, hawakan mo, ayan, umiinit na. At saka sa tawid, mainit na rin. Sobrang init ng filter, diyan mo maramdaman na barado ang filter dryer pag malamig, medyo malamig or malamig, barado ang filter. Okay? Update ko po kayo mga kamaster kung obserbaran ko muna to. 1 hour later. Mga kamaster, nagtuloy-tuloy na po siya, mga abot na po siya ng mga ano, mga sobra ng kalahating oras. Ang pirahe natin is 18.56. Ayan. Kaso iba yung takbo ng pirahe natin, no? Pero hindi naman siya namatay. Yun. Saka mainit na yung buga, sobra. Okay? Okay mga kamaster. Hanggang dito na lang po ang ating vlog. At pag-share sa ating kababayan, mga kababayan dyan na gustong madagdagan ang mga ang kalaman. Okay. Sana ay subscribe niyo po ako para updated po kayo sa mga bagong posts ko mga kamaster. Click bell button para updated po kayo sa lahat ng videos natin. Okay, maraming salamat. Bye bye mga kamaster.